Sports on Air. May mga umiikot na balita na si Kareem Abdul-Jabbar nakuha daw ang skyhook sa isang Pinoy basketball player sa ilang social media pages. Pero totoo kaya ito? Inimbestigahan namin ang naturang trivia na kinalat ng Philippine Olympic Committee sa kanilang Facebook page at meron kaming mga na-realize. Pero bago ang lahat, kung bago lang kayo sa aming channel, click nyo lang ang subscribe button at kung nasa Facebook kayo, mag-click kayo sa like button. Back to the story. May nilabas ang POC na graphic na si Kareem Abdul-Jabbar nga raw ang naimpluwensya ng isang Pilipinong manlalaro para maimbento ang skyhook. Ito ang naging pinakamalakas na sandata ng NBA Hall of Famer sa loob ng basketball court. Hanggang ngayon, ang kanyang 38,287 points simula noong nagretiro ito noong 1989 ang hindi pa rin matibag-tibag. Lou Alcindor pa ang pangalan niya noon bago siya nag-convert bilang Muslim. Dahil sa kanyang height na 7'1" at wingspan na 9 feet, talagang mahirap pigilan ito. Malaking katanungan nga dito kung ilan sa 38,287 points na yan ang galing sa skyhook. Kung ganon, malaking pasasalamat ni Abdul-Jabbar sa Pinoy basketball player na ito kung totoo nga yung balita. Ang sabi dito sa graphic na panood daw ni Abdul-Jabbar ang laban ng Philippines at US noong 1954 sa isang exhibition match at doon niya nasilayan si Kurt Backman. Dito pa lang medyo nagduda na kami dahil pinanganak si Kareem Abdul-Jabbar noong April 16, 1974 at kung kumputin niyo ang edad ni Abdul-Jabbar, 7 years old pa lang siya noon. Parang mahirap paniwalaan na malaki kaagad ang impluensya ni Backman sa isang 7 anyos na bata. Pero sino ba si Kurt Backman? Isa siyang basketball player ng Pilipinas na kabilang sa 1960 Summer Olympics. Naging player din siya ng De La Salle University at nakakuha ito ng championship noong 1956. Naglaro din si Backman sa Mika'a para sa YCO Painters at Ismael Steel Admirals noong 1950 hanggang 1960. Katulad ni Jabbar, naging go-to shot ni Backman ang hook shot na lagi daw niya tinitira sa corner. Naging urban legend nga itong storya ni Backman at Abdul-Jabbar at sinabi rin sa libro ni Rafe Bartholomew na Pacific Rims na kaduda-duda ang balita. Naghanap din kami ng interview ni Abdul-Jabbar tungkol dito pero wala kaming nakita. Pero kung susuriin natin, ang skyhook o ang hook shot ang isa sa pinaka-fundamental na galaw sa basketball noon pa man din. Ayon sa Wikipedia, si Pranas Talzunas ng Lithuania ang unang nagpakita ng tirang ito noong Eurobasket 1937. Unang nagkaroon ng NBA noong 1949 at si George Mika ng unang basketball superstar noon at naglaro sa Minneapolis Lakers. Ang hook shot din ang naging go-to shot dahil bihira pa nga ang 6'10" na naglalaro noon. Sa unang 6 na taon ng NBA, 5 doon nag-champion ang Minneapolis Lakers at nag-average pa nga si Mika ng 28.4 points at 14.5 rebounds sa isang season. Ang sumunod na big man na nagdomina sa liga si Wilt Chamberlain at Bill Russell. Parehong player ginamit ang hook shot noon bago pa pumasok si Abdul-Jabbar sa liga noong 1969. Sa aming opinion, baka kwentong barbero lang to na umikot dati at paniniwala pa kayo may napanood ni Kareem si Chamberlain, Russell at Mikan para ma-impluensya ng kanyang pinasikat na hook shot. Hanggang sabihin talaga ni Jabbar na nakuha niya ang skyhook kay Kurt Backman, eh mahirap pa rin mapaniwalaan yung mga umiikot na balita. At yan po ang storya namin ngayong araw na to. Kayo, naniniwala pa rin ba kayo na galing kay Kurt Backman ang skyhook ni Kareem? Lagay nyo lang din sa comment section. Pero until then, ito po ang Sports on Air na nagsasabing stay safe and God bless. Thank you for watching. Click the subscribe button and ring the bell to be notified with our latest videos.